Pero nagbigay ka ng oras sa Panginoon. Bakit? Kasi alam naman ang Panginoon kung may bibigay ka, wala. Diba? Alam ng Panginoon, mga kapatid, kung meron po tayo yung bibigay, wala. Pero kung meron kayo ibibigay at hindi ka nagbigay, kasi pananabutan mo yan sa Panginoon. Pero kung wala kang ibibigay, diba? Pero hindi mo sinabi kayo sa bibigay sa Panginoon. Diba? Wala mo nang ibibigay. Diba? Huwag tayong mabigatan. Diba? Kasi sa atin ng Bible, lahat na nasa Panginoon Yesus, hindi na ikukundin. Diba? Kung sinabi ng Panginoon, hindi na tayo ikukundin, bakit ikukundin pa natin yung sarili natin? Diba? Ang importante lang is na ibigay natin yung desire natin sa Panginoon at yung desire ng Panginoon tulungan mo. Kaya kapag meron din mga, ano, may mga gusto ko sumama, tapos may mga problema, sabi ko, siguraduhin mo na gusto mo talaga. Diba? Kasi hindi naman problema yung mga iniisip mo eh. Ang problema lang is yung sarili mo kung kaya mo ibigay sa Panginoon yung oras. Sumama ka sa gawain ng Panginoon, tapos pagdating doon, nandito ka lang. Kanyari, may camp. Pagdating sa camp, kahalik na tumulong. Diba? Tinulungan mo yung nililigawan mo. Tama? So, dapat meron tayo tapang design mo. Desire na inoopen sa Panginoon. Yung mga possessions natin, yung mga personal feel natin, dapat hindi na tayo nasusunod kundi kung ano na yung kalooban ng Panginoon. Pero, lagi ko din sinasabi, hindi po unfair ang Panginoon. Yung mga inuuto sa atin ng Panginoon, hindi unfair. Diba? Yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, hindi cagey ang Panginoon. Diba? Kasi ang gusto lang ng Panginoon, ma-realize po natin ano ba yung tama natin gawin. Kasi nga, may mga pagkakataon sabihin, sabi ng Bible, huwag mong gawin yan. Unfair naman ang Panginoon. Diba? Tulad ng paglalaro. Sabi ng Panginoon, huwag ka maglaro. Diba? Hindi ka na naglaro ng tuluyan. Pero gusto lang naman ng Panginoon, huwag ka maglaro pag nakikinig ka sa Panginoon. Huwag mong ubusin yung oras ko sa paglalaro. Diba? Na kung saan, hindi naman nabibigyan ng kapurihan ng Panginoon. Pero hindi sinabi ng Panginoon na masama yung paglalaro. Ang dapat po natin isipin palagi is ano ba yung pinapagawa sa atin ng Panginoon at huwag tayo mag-focus doon sa mga negative na babalik sa atin. Diba? Ang isipin lang natin is makasunod tayo sa Panginoon and along the way, pagdating sa dulo, makikita natin meron palang mas magandang naghihintay para sa atin. Diba? Na kung saan yun yung mga pagbabago. Kasi hindi natin alam, sabi nga ni Pastor noong nakaraan, sabihin na natin na ang wala pala talaga Diyos. Hindi totoong walang Diyos. Ang Bible, sinulat lang na tao. Diba? Pero dahil sa Bible, gumanda ang buhay mo, naging maayos kang tao, di ba? Na namuhay ka ng hindi na maagabiyado ng iba. Bagamat hindi totoo ang Diyos, di ba? Umayos naman yung buhay mo. Pero hindi po eh, totoo ang Diyos. So, ibig sabihin na bago na yung buhay natin, kung naniwala tayo sa salita ng Panginoon, how much more kung totoo. Dahil totoo po talaga na tayo ay pupunta sa langit kung hindi nagtatay ng Panginoon. Diba? At tayo ay magbabago, magka-transform ng bagong nila lang kung binigyan lang natin ang desire natin sa Panginoon. Yung desire na bakunin tayo ng Panginoon sa ating buhay. Diba? So, ibig sabihin, yung mga pagbabago nila, mag-iulit yung kanyang kasalanan eh. Diba? Kasi nga, may mga tao na hindi naman kagod na babago. O natitigil yung kasalanan ginagawa. Pero bagamat tinuro sa atin kanina na yung kasalanan ay napakatindi. Na kung saan ito yung kasalanan na pwede magdala sa atin, pwede tagalin na natin yung kamay natin, paa natin, mata natin. Diba naalala nyo kanina umaga? Tagalin na natin yung mga bagay na yun, huwag lang tayo pupo sa impyerno. Diba? Yun yung sabi ng Panginoon kasi nga ganun ka hindi sa Panginoon ng kasalanan. So yung pagbabago, hindi sinasabi ng Panginoon ng magic. Tanggalin mo yun. Simulan natin sa design. Kasi pagka ayaw mo, mahirap talaga. Nagsatabog ka pa. Pero pag ginusto mo, hindi mo mararamdamang mahirap.
Diba? Siyempre mo, ang daming ano, yung sobrang daming hugasin, ayaw mong hugasan, pero wala kang magagawa, ikaw maghugas. Diba? Sino nahirapan? Ikaw, naghugas ka ng masakit yun ng dami. Napapagod ka naman, iniisip mo ka, ilan ko napagod yun. Pero kung maraming hugasin, at gusto mong maghugas, nandun yung desire mo, di ba matatapos mo yung bubula? Ay, tapos na, wala na ba? Di ba? Sa ganun pa ng iba. Bakit? Kasi nandun yung desire natin, the same thing din po sa pagbabago natin. Lahat mo na sinasabi ng Panginoon, wala pong mahirap. Kung merong desire, na nais natin sumunod sa Panginoon. Di ba? Yun lang naman po nais, nais ng Panginoon sa atin, yung desire natin at pagbaya natin sa Panginoon. Di ba? So, yun po, yung mga ballpen at yung mga ano, mga sulatan na nandyan. Dahil wala tayong ano, wala yung sinless eh. So, may ano, may sample tayo dyan eh, Brother Kid. Ayan! So, may ano, nahati yan sa ano, ang kasalanan ay hinati yan sa ano. Marami pa yan, hindi lang yan. Hinati sa pitong ano, pitong bagay na pwede natin magawa sa Panginoon. Diba? May mga pagkakataon kasi na sinasabi natin eh hindi ko alam kasalanan pala yan. Diba? Pero sa Singapore po, meron ano doon eh, meron batas na bawal kang magtapon ng tumingin kahit saan. Diba? Eh dito sa Pilipinas, kahit kasi lalim na kukos, pwede mo sige. Diba? Hindi ko maaaring ba't tumingin niya. May kumumuhin ako kayo ng wala. Sige nyo ilalim mo po. Diba? So, ibig sabihin lang, walang excuse kahit alam mo hindi yung kasalanan. So, ito po yung mga example ng kasalanan sa Panginoon. Eh, meron yung mga kasalanan na pagkamat tama na sa paningin ng tao, eh, mananatingin ko yung kasalanan sa Diyos. Diba? So, ang isulad nyo na lang dyan, kung lahat yan ay kasalanan natin. Diba? Halos lahat yung kasalanan natin. Diba? Ang purpose po ng papel na yan is, i-release natin yung burden. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, kung ikaw na kay Kristo, hindi ka tayo kukundin. Diba? Minsan, kaya hindi tayo makabukod, kaya hindi tayo maging bagong nilalang, kasi iniisip natin, hindi tayo karapat-dapat. Iniisip natin, hindi tayo kaya patawalan ng Panginoon. Eh, napakalino sinabi sa 1 John 1:9. He is faithful and just to forgive our sins, if we confess our sins. Diba? Baliktad lang eh. Diba? So, ang kailangan lang na dapat natin gawin is i-admit natin na meron tayo nagawang kasalanan. So this time, i-release natin yung burden ng mga bagay na kasalanan na meron tayo. Diba? Yung iniisip mo na hindi kong ginagawa ko na paulit-ulit kasi feeling mo ano, wala nang pag-asa. Kasi may mga taong ganyan eh, mga lalo na yung mga magnanakaw. Bakit parang naging nandun na sa kanila? Naging araw-araw na silang nagnanakaw, hindi na silang nakukonsyensya sa pagnanakaw nila. Bakit? Kasi feeling nila, wala nang pag-asa na magbago ko sila. Pero ang Panginoon, binigyan po tayo ng pag-asa. Diba? Kasi kung meron tayong isang kasalanan lang, hindi po tayo pwede pumunta sa langit. Diba? Pero dahil meron na tayo assurance na pumunta tayo sa langit, nilinis na kasi ng Panginoon ang ating mga kasalanan. So this time, kahit sabihin mo, ligtas ka na pupunta ka sa langit, pero kung meron kang kasalanan na hindi maalis-alis dyan sa isipan mo, isulat mo. Diba? At mamaya, walang magic din na hindi mo nagkulay, kasi sinulat mo dyan, hindi na ako, ano, mahugupit. Diba? Kahit isulat mo dyan, tapos ano, natetect ka pa rin, ginawa mo pa rin. Diba? Tapos sasabihin mo, sinungaling si Pastor Ian, sabihin mo. Pag sinulat na, release na, hindi ko na gagawin. Hindi ko ganun, ha? Diba? Ang point ko lang is, yung mga bagay na isusulat natin na kung saan nahihirapan tayong ipaubaya sa Panginoon, nahihirapan tayong tanggapin sa sarili natin na akala natin hindi na natin kaya magbago, isulat po natin. Diba? Para ma-release natin dyan sa papel. Hindi ba, mo, yung may mga taong paggalit, ano yung mga taong galit? Paggalit, tapos pinigilan mo, lalo nagagalit niya. Ay dapat pagkagalit, ano, bigyan mo ng ano, yung punching bag, susutukin mo yan. Di ba, releasing the burden ng tao doon, yung nare-release niya yung galit niya, yung gigit niya. Kasi nga, pag inipo niya yung galit niya, gugulit ka, maraming tao, bigla na lang mamahal. Bakit? Kasi pinipigilan yung galit. So, the same thing din sa kasalanan natin. Pag inipo mo at inalagaan mo yung kasalanan mo doon dyan, at inisip mo, okay lang gawin ko kasi nga, nasa atin na siguro ang Diyos sa
pagiging pasaway ko. Pwede ko na ulit ulitin itong kasalanan. Patatawarin naman ako ng Panginoon.